Magkano po price ng pinakamalakas na PC nyo? Well, ano po maganda? PSU o Power Supply brand, tolerated, recommended. May alam ka po ba na graphics card para sa laptop na mas malakas? AMD RX 550 or GT 1030? Lods, makasupport ba ang 16GB RAM 1866 sa GB F2 A68HM-DS2? Kung gusto nyo magpa-shoutout mga ka-reveal, ito ako make nyo pa-shoutout ka-reveal at si Jomel Castulo. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel, nandyan sa baba yung link. At please follow nyo ako sa iba pang social media account ko, nandyan din sa baba yung link, lalo na sa TikTok ko, yun lang, thank you. Oh yeah! What's up kung sa mga ka-reveal, Jomel Castulo here. Ang may pinawalas ng pwersa sa buong kalawakan, bate. At iyon na nga, no, mga ka-reveal, gagawin natin ngayon sa ka-reveal question, nag-isip pa ako. Kaya kung meron kayong tanong, comment ka lang yung gagawa namin ng gatong video. Gawin na natin nasa ka-reveal question. Let's go! At yun na nga no, mga ka-reveal. Pag nadoble ko yung sagot mga ka-reveal, hiyaan nyo na kasi marami ko kasi comment na sinesave. Ginagawa ko ng ganito, hashtag ka-reveal video. Yan. Hashtag ka-reveal question. Ka-reveal Julian. Sir, ano mas malakas? AMD RX 550 or GT 1030? Sinerch ko yan mga ka-reveal. Parehas akong wala na GPU na yan. RX 550 ang mas mataas dyan sa GT 1030, pero halos pareha sila. Mataas lang ng konti sa games yung RX 550 ng FPS. Siguro mga 5%, mga ganun. Mas malakas dyan sa... Kung sino mas malakas, AMD RX 550 or GT 1030, mas malakas yung AMD RX 550, pero konti lang ang lakas niya sa GT 1030. Mga 5% na FPS. Mga ganun ka rin. Okay? Yan! At yun na nga mga ka-reveals ka rin, Ray. May alam ka po ba na graphics card para sa laptop na mura lang? Nako, ka-reveal, sa laptop hindi na papalitan ng graphics card yan. No? Nakahinang na yan. Ang napalitan lang sa laptop ay RAM, storage, yun. Kasi kadalasan dyan sa GPU ng laptop, nakahinang na siya, kumbaga, adikit na siya, no? So, hindi mo ma-upgrade yung graphics card niyan. Pero alam ko, may external na graphics card para sa laptop, pero high-end na yun. Okay, so yun, ka-reveal, walang graphics card na pang-upgrade sa laptop kasi nga nakahinang na yan eh sa motherboard na laptop or naka-pix parang ganun. Okay, ma-upgrade mo lang sa laptop, RAM, storage, ka-reveal. Okay, yan! At yun na nga no, mga ka-reveal, si ka-reveal Dark Manuel, ano po maganda PSU o Power Supply brand, tolerated, recommended Sean's nyo po para sa 1660 na medyo budget. Ito liga, no. EVGA. Ito, budget lang to. EVGA 450. 2 rated power supply. Yan. Oh. Okay. 450 watts na 2 rated. Ang magandang brand para dyan sa GTX 1660 mo. EVGA Corsair. Yan. Yan dalawa na gagamit ko eh. Pero depende pa rin yan sa specs ng PC mo ha. Pero pwede na yung 450 watts or mas mataas pa. Mas maganda, no? Yan. Ang recommended na brand ay, ulitin ko lang ha, EVGA yung kanina at Corsair. Yan. At yun na nga ng mga ka-reveal sa ka-reveal Hexu. Magkano po price ng pinakamalakas na pwersa nyo sa buong kalawakan? Ito, pinakamalakas na PC nyo. Yan. Oh. Ano, magano? Pinakamalakas na PC daw natin. Magkano? Ayun. Hindi mo alam. Okay, ka-reveal. Napatay ko. Ano? Naka Spectre Pro, GTX 1050 Ti, RAM 8GB. Okay. Pinakamalakas kasi ito, Intel G4560. Yung ano, VIP ito. VIP, VIP hand. So, GTX 1050 Ti na naihiyaan ng daga. Uy, wala. Ito, pakita ko maaari. Ano? Intel G4560 processor, dalawang 8, ay hindi,
Dalawang power pala yan, GTX 1050 Ti, ito yan. Tapos, so magkano lahat yan? Mga 15,000. Mura naman. Eh, medyo mababa lang yung processor. Pero meron akong ano doon, na monitor. Spectre Pro. O, baka mabili. Spectre Pro. Magkano bili ko doon? 4K. 4,000? So, pinakamalakas siguro, kung pag sasamahin ko lahat ng malakas, 20,000. Oo. No? Yung 2-rated, kasi hindi 2-rated to. Rock. 2-rated, magkano 2-rated? 2.5. Mm-hmm. Yung processor. Yung pang-gameplay natin. Yeah, pang-gameplay nga, mga 20,000. Kasi ito, itong GTX 1050 Ti, na naiiyan ng daga, ito yun, naiiyan ng daga. Pero ito, okay, yun, gumagana. 7,500. GPU pa lang yun. Tapos processor. Kaya processor? 3,000. So, 10.5. Oo. Yung Spectre Pro. 4K. 4K yun, di ba? 14. Tapos RAM. 8GB. Mga DOS din. 16. Tapos casing, 1K. 17. DVR, mouse. Yung mga 20K. Kasi papamasahe pa ako, kakain. Diba? Mga 20,000 kalibin. Okay, so ang specs ay Intel G4 560 processor. Ay, motherboard pa pala, di ko nasabi. Gigabyte, siyempre, mga kulang-kulang 4K. So, mga 20,000 na. 20,000. So, Intel G4 560 gigabyte na motherboard. GA, yan ba yan? So, ayun, GA-H110M, yung pinaka-cheapest lang. Tapos Kingston HyperX 8GB. Yung casing namin generic lang. Power supply 2-rated EVGA or Corsair. Tapos monitor Spectre Pro 24 inches no, IPS. Sa taas eh, hindi ko mapakita. Lagay ko na lang dito sa screen. Tapos mouse keyboard A4 Tech 500 pesos. Mousepad Puan. Kano ito po ang 250 pesos. AVR, 250 pesos. Ano namin yung AVR? AVR, auto voltage regulate. So yun mga kalabin, mga 20,000 yung price o presyo ng pinakamalakas sa PC namin. Ano? Pinakamalakas na pwersang PC talaga sa buong kalawakan. Ano? Pinakamalakas na build. Pinakamalakas na build? Okay, tinatanong ni Nathan mga kalabin yung kung magkano presyo ng pinakamalakas na setup. Na setup sa buong kalawakan uh-huh. o universe. Uh-huh. 1M ang buong. Oh, alam bakit? Eh, bakit? Intel Core i9. Oo, gano'n yun. Sabihin natin mga... Hindi, yung GTX, RTX 4090. Uh-huh. And max yun, 150,000. O, di ba? Processor, hindi ko alam yung processor. Kasi kung mag-ganon din ba? i9? Oo, oh, i9, 13th gen, doon mga 50,000, o oh, 200,000 na. Oo. Motherboard pa. Gigabyte, 200,000. 20,000. Oo. Tapos... Siyempre, kailangan mo ng cooling dyan. Oo, oh, cooling, yung ano, liquid-cooled na... Liquid-cooled. Oo, oh, liquid-cooled na cooling system. Oo. Tapos, memory. Oo. Memory, pataas yan, siguro nasa 1 tera, gig. Memory yun ha. Memory? Hindi storage yun. No. Tapos storage. Ano? NVMe SSD. M.2. Doon ang mga pinakamataas na tera. 10 tera. Tapos pinakamalakas na internet. Diba? 2 tera na speed. Diba? Yung magda-download ka ng movie, pagka-click mo tapos na. Tapos casing mo, ito yung malaki nga. Monitor mo, 100 inches. Keyboard mouse mo, bakal. Diba? Para pagka nag-visit ka, hindi mo sira. So, magkano lahat? Kapuan mo, mulutang. Oo. Then, gaming chair. Tapos, yung magkano lahat yun, 500. Magkano sinabi ko, 1M. Uh-huh. O, yung na-player, may suit na quintas, 500,000. Kaya 1M. Diba? Uh-huh. Kaya 1M yung price ng build na yan. Diba? Oh, may relo pa siyang Rolex. Magkano Rolex?
Ay, mahal din yun. 75K mo na. Oo. Di 1.75. Di ba? Tapos may kotse siya. Yung Lamborghini. Magano? Ano yun? Nasa 5M. Mga million yan. Oh, 5M. Tapos so, yung anak niya may big bike. Oo, may big bike. Tapos, 1M. Yung pamangkin niya may Honda Click. 125 version 3. The ultimate game changer. Gulo mo yun. Yan. Basta. Pinakamalakas na PC namin kung magkano ay 20,000 lang naman mga kabil. Malakas na sa amin yun. Yan! At yun na nga ng mga kabil, triple kick. Boss, mahalaga ba DirectX sa PC? Nakakatapot kasi install. Okay, mahalaga ang DirectX kabil kasi ang DirectX isa sa requirements ng games. No? Kasi pag wala kang na-install na DirectX, hindi gagana yung games. Huwag ka matakot, install yung DirectX kabil. Bakit? Maliit lang naman yan at isasama lang naman niya yan sa Windows. At kung ayaw mo na yung DirectX na yun, pwede mo naman siyang i-install sa control panel, uninstall programs. So matakot, no? Mga kalabil, huwag kayong matakot na magluto. Okay. Hindi. Huwag kayong matakot na magkamali sa PC nyo. Alam nyo bakit, mga kalabil? No, bakit? Mistakes, you will learn. Yan! Tama! Kasi sa pagkakamali, doon kayong matututo. At yung sa DirectX, kung magkamali ka, hindi masisira PC mo. Okay? Maano lang, magkakamala ng error ka. Diba? Ayun lang, hindi man siya masusunog. Matakot kayong magbubuo ka. Yun ang medyo nakakatakot. Kasi magkamali ka dyan, oh hindi, magkamali ka dyan, pwedeng maputol yung hardware, yung pin, kanyari yung processor. Nilagay mo sa motherboard, yun nakakatakot yun. Kasi pag nagkamali ka, naputol yung pin, sila motherboard mo. Yun naman sa memory, baliktad lang pagkakalagay mo, pingas, sila ang memory mo, RAM. Ganun, okay? Pero, at least natuto ka pa rin, kahit nasiraan ka, mahal nga lang. Pero sa software side, kahit na magkamali ka dyan, error lang mangyari. Okay? Wala lang magiging problema. Tsaka, gaya na sabi mo, ano yun? No? Ah, you will learn from your mistakes. Yun, you will learn from your mistake sa Tagalog. Sa pagkakamali, doon ka matututo. Kahit sa totoong buhay yan, Karibil. Okay, so, kung mahalaga ba ang DirectX? Yes, mahalaga, Karibil. Kasi ang mga games, requirements yung DirectX. Iba-iba version ng DirectX, okay? Tsaka, yun nga, huwag ka matakot install kasi ang DirectX naman, hindi naman yan, i-install mo lang, wala naman pagkakamali dyan. Pero kung ayaw mo na yung DirectX na yan, pwede mo nga uninstall sa control panel at remove programs yung DirectX Caribbean 3.4. Yan! Ah. At yun na nga ng mga kabil, last si Caribbean, ito lagi siya nagko-comment si JJJ PYG. Lods, makasupport ba ang 16GB RAM 1866 sa Gigabyte F2? A68HM-DS2. Sinerch ko yung motherboard na yan, Caribbean, no? Yun. Sinerch ko itong motherboard na F2 GB A68HM-DS2. Nakakasupport siya ng 1866 MHz na RAM. Pero, Caribbean, DDR3. Okay, ano bang DDR yung 16GB mo? Pero, tingin ko DDR3 na ba dyan? Kasi hindi mo naman tatanong kung nakakasupport. Diba? Kasi kung hindi naman siya compatible. Okay? Sinerch ko yung... Ulitin ko ha. Kung support ng 16GB RAM 8066 GB F2 868HM-DS2, yes. Support ng GB F2 868HM-DS2 na motherboard ang 1866 MHz DDR3. Okay? Yan 16GB RAM. Kung yung 16GB RAM mo ay DDR3 1866, ayun, nakalagay na 1866, ay support yan ng Gigabyte F2 868HM-DS2 Caribbean JJ PYG. Okay? Yan! Ano mga Caribbean? Si Caribbean LOL. Pa-shoutout Caribbean lahat sa Jomo Gastolo. Shoutout sa'yo Caribbean LOL. Nandiyan sa babaan Gcash. Baka naman. Hindi, joke lang yan. Yun na, si Caribbean LOL nang papa-shoutout. Alam mo, na-shoutout ko na ito. So, pagka na-shoutout ko ulit kayo, ibig sabihin, nalito ako sa mga comment. Kasi marami kong comment kasi na-save. At ginagawa ko ng ganitong Hashtag Caribbean question na vlog o video. Kaya minsan nadodoble ko. Pasensya na mga Caribbean. Okay? Sa mga na-shoutout ko, inyo sa babaeng Gcash,
baka naman. Hindi, joke lang. Ayun na, ulitin ko, shoutout sa iyo, Caribbean Lord. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment ko lang, hashtag Caribbean Lord. Jawal Kasulo. Pa-shoutout. Hindi, pa-shoutout. Caribbean, hashtag Jawal Kasulo. Yan yung please like. Comment nyo pagka gusto nyo pa-shoutout. Okay? O, pwede na lang yung hashtag pa-shoutout. Sabihin nyo lang. Masyari nyo yung sa baba ang Gcash. Baka naman. Yan. At yun na nga, no. Mga kalibig, kung meron kayong tanong, comment nyo lang yan. Aray ko, bababalian ako sa'yo. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang yan. Gagawin namin yung ganitong video. Hashtag Caribbean question. Kung meron kayong video vlog request at suggestion, comment nyo lang yan. Ano? Comment nyo lang yan. Tapos, gagawin din namin yung ganitong video. Kahit ano pa yan, gagawin namin yan, mga kalibig. Basta kaya namin yan. Okay? Comment tayo ng vlog suggestion or vlog request nyo. Tawin yung vlog na tayo at magtanong na rin kayo. At basta mag-comment kayo. Okay, so ganito lang mga Bill. Sana katulong itong video na ito. Sana nagustuhan nyo din. Please like, comment, please share, please subscribe. Click nyo yung bell button kami. Ha! Para din kayo pang may bago upload tayong video gusto mo rin mga Bill. Salamat sa panonood talaga. God bless you at boss ulit. Bye. Oh, yeah. Bang ng headset!